Bago po tayo magsimula, nais ko lang pasalamatan yung mga taong patuloy ang suporta, simula pa noong una. Huwag nyo rin po sanang kalimutang ilike itong kwento, kung nagustuhan po ninyo. Mahal ko kayo. Tara, mag-aswangan na tayo. Hello po sa lahat. Kung sakaling mapili mo po ito, talagang ikatutuwa po namin ang kaibigan ko. Karanasan po kasi namin ito. Itago mo po ako sa pangalang Jimboy, habang ang barkada ko naman po ay itago po natin sa pangalang Robert. Nakatira po kami sa Negros Occidental at nangyari po itong kwento namin taong 2001 pa po. Naglilinis po kaming dalawa ni Robert noon ng kinatay naming manok na balak po sana naming gawing pulutan. Nang bigla pong dumating ang nakababata kong kapatid na si Aljun. Binatilyo pa lang po ang kapatid ko noon at umiiyak po ito pagdating niya. Napatayo po ako agad noon nang makita ang itsura ng kapatid ko. Nagdurugo po ang bunganga nito at namamaga po yung kabilang mata na parang binugbog po ito. Nagtanong po ako agad kung sinong may gawa nun. At talagang nang makita ko pa lang po ang sitwasyon ng kapatid ko, nag-init na po ang dugo ko. Ang sabi po niya, naglalaro daw sila ng basketball nang bigla na lang daw sumali si Anton. Si Anton po ay yung kababaryo din po namin na mas matanda pa po kahit sa amin ni Robert at kilala pong lasenggo at basagulero dito sa lugar namin. Gusto raw po niyang kunin ng bola sa kapatid ko po yon, kaya syempre hindi po niya ibinigay. Doon na daw po siya biglang pinagsasapak ni Anton nang wala man lang kahit anong pasabi. Syempre maliit pa po ang aking kapatid, kaya wala man lang po itong kalaban-laban. Mga binatilyo din po ang kanyang kalaro, kaya hindi na po sila nakapalag. Lalo at medyo kinatatakutan po si Anton noon dahil ilang beses na po itong may pinagtangka ang tao. Mag-aalas 6 na po noon nung umuwi ang kapatid ko sa amin. Medyo padilim na po. Alam ko po noon na wala kaming mapapala sa mga tanod. Baka damputin lang po si Anton at ikulong tapos pakakawalan din po kinabukasan. Lalo at wala din naman po kasi kaming pera para magsampa po talaga ng kaso. Ang naisip ko po talaga noon, igaganti ko ang kapatid ko. Yun din po ang gusto ni Robert, kaya agad po kaming umalis noon. Siyempre, hindi rin naman po kami magpapadalos-dalos na pumunta doon sa kabilang sityo kung saan po nakatira si Anton. Malapit lang po talaga kami na malinaw po naming nakikita yon. Kung nasa may kalsada po banda, hindi po siya makikita. Pero dahil nakadistansya po kami ng bahagya sa may kalsada, dahil may inaabangan lang nga kami, sakto po talaga yon sa kung saan nakaharap ang bintana nila Aling Mayet. May ilaw din po sa unahan sa kalsada, kaya talagang malayo pa lang makikita po agad namin ang dadaan doon. Kung bakit po niya hinubad ang kanyang damit, meron po kasi siyang pinapahid sa kanyang katawan. Nagmamadali po niyang pinapahid yon sa kanyang buong katawan. Ang nakakatakot lang po talaga ay yung mapupulang mata po na talagang nagliliwanag. Nawala po ang atensyon namin noon sa inaabangan namin at doon lang po kami nakatutok kay Aling Mayet. Inuulit ko, walang mali siya ito. Lalo at matanda na po yung tao. Mas nangingibabaw po sa amin ang takot noon. Maya-maya pa po, tuluyan na po nitong binuksan ang kabilang side din po ng bintana. At nagulat po kami noon nang mabilis po itong umakyat sa bintana at agad pong tumalon. Nagimbal po kaming dalawa ni Robert
nang makita po naming lumapag si Aling Mayet sa lupa. Pero yung tumakbo po palayo ay isa na pong hayop. Parang pusa po na may kalakihan pero hindi po ako sigurado kung anong hayop yon. Basta nasaan yung hayop po talaga yon. Kahit anong tingin po ang gawin namin doon sa pinaglapagan ni Aling Mayet, wala na po talaga ito doon. Kaya alam ko po na pareho ang iniisip namin ni Robert sa punto pa lang po na iyon. Na yung hayop na tumakbo, walang iba kundi si Aling Mayet. Lalo at mabilis po nitong inuunat-unat ang kanyang katawan bago po ito tumalon sa bintana. Hindi ko po alam kung meron na bang tumatawa sa inyo ngayon. Pero okay lang po. Sanay na rin po kaming pagtawanan doon sa nakita namin yon. Dahil po doon sa nakita namin, naisip po namin noon na umuwi na lang po at wala rin po naman kaming mapapala kung magpapadala po kami sa galit kay Anton. At aaminin ko rin pong kinabahan din po talaga kami sa aming nasaksihan. Naaswang pala si Aling Mayet. Kaya agad po kaming umuwi noon. Pagdating po namin, hindi ko po napigilang sabihin sa tatay ko ang nakita namin ni Robert. Kinaumagahan po niyan, pinabarangay po namin si Anton pero pagkatapos po nun, nabigla na naman po kami sa balita na yung alagang baboy daw nila Aling Nelia ay natagpuan na lang daw sa loob ng kulungan nito. Napatay na at wasak na ang tiyan. Itong si Aling Nelia po, malapit lang po ang bahay nila doon kila Aling Mayet. Kaya gano'n na lang po ang aming pagdududa noon sa nangyari. Malakas po ang hinala namin na si Aling Mayet po yung may gawa nun. Ito naman pong si Robert, hindi po pala nakatiis at naikwento na po niya kung kani-kanino ang nakita namin. Talagang medyo kumalat na po yon. At alam ko pong nakarating yon kay Aling Mayet. Ang sabi ko po noon kay Robert, "Tol, pag nakarating to kay Aling Mayet at nalaman niyang ikaw ang nagpakalat, malamang tol, gantihan ka talaga nun." Wika ko pa po noon. Pero ang sabi po ni Robert, hindi raw siya natatakot. Kinagabihan po noon, nasa may kubo po kami malapit sa palayan, kasama ang isa pa naming barkada at nag-inuman po kami. Hinahalo pa lang po ni Robert ang iinumin namin noon nang bigla po kaming makarinig na parang may nag-aangil po doon sa labas po ng kubo. "Silipin mo nga," sabi ko pa noon kay Robert. Agad naman po itong sumilip, Sir Dan. Sa pagsilip po ni Robert, agad po itong napasigaw at napatras doon sa dingding. Sinisigaw lang po nito na nandito na raw yung aswang. Wala po kaming kahit anong armas noon. Ilang sandali lang po. Pinipwersa na po nitong buksan ng pinto doon sa harap po ng kubo. Na maswerte naman pong nailako. At maswerte din po na hindi yung pinto sa likod ng kubo yung sinubukan niyang buksan. Dahil wala pong lock yun. Nung medyo mabubuksan na po talaga nito, binasag ko po yung bote ng inumin namin. Dahil lalaban po sana talaga ako. Pero yung dalawa ko pong mga duwag na kasama, bigla na lamang pong nagtakbuhan at lumabas po sila doon sa pinto sa likod. Siyempre, dahil po sa kanilang ginawa, wala na rin po akong nagawa noon, kundi sumunod na lang din po. Bata pa rin po naman kasi kami noon. Wala pa po kaming 20 noon. Habang tumatakbo po kaming tatlo, ramdam po naming sinusundan po kami noon, Sir Dan. Nung nilingon ko po, talagang sumusunod nga po ito sa amin. Sumisigaw po kami noon. Hawak ko pa rin po yung basag na bote. At nung malapit na po talaga kaming maabutan, bala ko na pong tumigil noon at lalaban na lang po sana ako. At nung napalingon na po ako,
Bigla na lamang pong lumiwanag doon mula sa isang flashlight. Narinig na po pala kami ng tatay ko dahil malapit na po kami sa bahay namin. Nung tinamaan po ng ilaw ang malaking hayop, napatigil po yon sa kanyang paghabol sa amin. At sa pagputok po ng baril, agad po yung tumalon sa may palayan at mabilis pong tumakas. Sa itaas lang po ipinutok ni tatay ang baril. Dahil syempre, baka tamaan ako, lalo at ilang hakbang na lang po talaga at maaabutan na po ako ng aswang na yon. Hingal na hingal po ako noon at nagalit po ako sa mga barkada ko. Kasi kung pumalag na lang po sana kami, lalo at tatlo naman po kami, baka nahuli pa po namin yon. Pero hindi ko rin po sila masisi, lalo at naunahan po sila ng takot. Ako nga po, grabe rin po ang takot ko noon. Kaya wala po akong nagawa kundi tumakbo na rin. Kinabukasan po noon, pinuntahan po nila nanay at tatay si Aling Mayet. Kakausapin daw po nila. Nagtiwala po ako noon kay tatay, lalo at kaibigan po niya, ang asawa ni Aling Mayet. Pagka-uwi po nila, ang sabi lang po ni tatay noon, huwag na raw naming ipagkalat ang tungkol doon at wag na raw niyang maririnig sa amin ang tungkol sa nangyari. Maayos naman daw ang kanilang naging usapan at hindi raw itinanggi nila Aling Mayet ang nakita namin. Ang sabi lang daw ni Aling Mayet, nangako raw itong wala siyang sasaktang kahit sino. Basta't itigil na raw ang pagpapakalat ng kung ano-anong kwento sa kanyang pagkatao. Nung tinanong ko po si tatay kung ganun din ba ang asawa ni Aling Mayet, hindi na po ito sumagot at nalungkot po ito. Kitang kita ko po talaga sa kanyang itsura, kaya hindi na po ako nagpumilit pa. Malamang pareho po silang ganun ng kanyang asawa. Sa ngayon po, matatanda na rin po sila at kasalukuyan po silang nasa Cebu sa anak po nila doon. Hindi po sila nakabalik dito dahil po sa pandemya. Hanggang dito na lang po ang kwento ko. Salamat po.